Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kung minsan, akala natin walang nakakaunawa sa atin, walang nagmamahal sa atin, pero hindi mo alam, laging may isang taong nakatingin sa iyo, naghihintay na mapansin mo, isang taong handang unawain ang nararamdaman mo, isang taong handa upang yakapin ang puso mong naghahanap ng liwanag sa mga ulap. The best talaga mga kuya ko. Ang sarap magluto ng Bicol Express eh. Buti na lang taging bunso talaga ako. Tagakain lang. Di ako marunong magluto eh. Kahit na lagi akong inaapi ng mga kuya ko, di naman nila ako ginugutom. Hoy, Aji, pagkatapos natin kumain, magugas ka kagad ng mga kinainan. Tapos magwalis ka dito sa loob ng bahay. Wait ka na mga kuya ko. Nako, kung andito lang si Lola, susumbong ko talaga mga ito eh. Wala kasi si Lola ngayon, nasa padasal. Kaya eto, kami lang ang tao sa bahay. Kaya eto, katulong na naman ako. Pagkatapos makakain, nagugas na kagad ako ng mga plato at nagwalis na din ako sa buong bahay ni Lola. At yung mga kuya ko, aba, iniwan ako mag-isa dito sa bahay. Kaya pala tahimik dito kasi wala na sila. Kaya eto, nanood na lang ako ng TV sa sala. Medyo boring nga eh. Kung may tropa lang talaga ako dito, nako, maaga pa lang eh. Aalis na ako at gabi na ako uuwi. Pero dahil naiinip ako, naisipan ko na lumabas. Naglakad-lakad ako kahit saan lang makarating. At eto, nakarating ako sa gilid ng isang palayan. Nakakatuwang panoorin yung sasakyan na gumagapas ng mga palay. Halos maubos na yung oras ko dito sa panonood. Kahit paano eh, nalilibang ang isipan ko. Ang hirap kasi talaga ng ganito. Yung wala kang kakilala. Tapos eto, namasyal ako at nag-ikot-ikot. Hanggang sa makita ko si na kuya. Aba, ang mga kuya ko. Naglalaro ng basketball sa court. Kaya pumasok ako sa loob at nanood muna. Natatawa na lang talaga ako. Ang bubulok ng mga kuya ko, ang lalampa. Nakakawalang gana, di man lang makashoot. Nakakaumay panoorin ng mga kuya ko. Nakakahiya. Kaya ito, aalis na ako. Boring panoorin nila kuya. Kaya ito, tumayo na ako sa kinuupuan ko at lalabas na ako ng pinto. Nang biglang may pumasok, kaya eto, nagkabanggaan kami tapos natapunan pa ako ng malamig na buko juice. Pagtingin ko sa nakatapon ng buko juice sa akin, nakatingin lang siya, hindi man lang nagsorry. Tapos nilampasan lang ako. At yung babaeng kasama niya, akala mo'y maganda. Minamalas yata talaga ako sa tuwing nagpapakita sila. Kaya ito, makaalis na nga. Kaso yung mga kuya ko, aba, tinawag ako bigla. Tatakbo na sana ako kaso siguradong yari ako pag uwi nila sa bahay. Kaya ito, di pa ako nakaalis kaagad. Ano ginagawa mo dito, bunso? Ikaw ah, layas ka ng layas. Bili mo nga kami ng buko juice doon. Uwi ka nila kuya. Ay naku, nakakainis. Dahil pala eh, di na lang ako napunta dito. Nautusan pa nga eh.
Kaya ito, binili ko na sila ng buko juice. At pagbalik ko, aba, mga galit pa, napakadagal ko daw. Uuwi na ako. Wika ko. Mamaya na bunso, may ipapakilala kami sa'yo. Kita mo ba yun? Wika nila kuya, tapos tinuro nila sa akin yung babaeng nagtitinda ng gata. Kuya, uuwi na ako. At pwede ba huwag niyo akong ibugaw? Di ako interesado. Wika ako. Okay, bahala ka. Sayang yan. Wika nila kuya. Tapos eto, napatingin ako dun sa lalaking kasama nung nagtitinda ng gata. Nababatrip talaga ako sa kanya. Ang sama makatingin eh. Eh, tinapunan nga niya ako ng buko juice. Tapos parang siya pa yung galit. Uwi na ako. Wika ako. Sige na. Umuwi ka na. Magsahain ka na ha. Wika na mga kapatid ko. Ay naku. Bahala sila. Kaya eto. Diretso uwi na ako. Nahiga na nga muna ako. Kaso di ko na malayan na nakatulog pala ako. At mula sa panaghinip ko, ewan ko ba kung bakit ganito? Kasi naman, nagtitinda daw ako ng gata tapos nakasakay ako sa bike habang kasama ko yung nakakainis na lalaki. Kaso bigla akong nagising kasi naman, ang mga kuya ko nagdatingan na tapos ito, ang iingay nila. Medyo natulala nga ako pagkagising ko kasi naman, bakit ko ba napanaginipan ng lalaking yun? Hoy, bunso. Tigas temtem ah. Mukhang masarap ang panaginip mo. Wika nila kuya. Matigilan nyo nga ako. Wika ako. Napaka-arte mo naman bunso. Pero teka lang bunso. Napansin lang namin. Bakit ka nakikipagtitigan dun sa lalaki kanina? Wika nila kuya. Ha? Huh? Kanino? Wika ako naman. Kunwari ka pa bunso? Yung lalaki sa court? Ikaw ah. Umamin ka nga bunso. Wika nila kuya. Hindi ko alam ang sinasabi niyo kuya. At saka pwede ba tigilan niyo ako sa mga kalokohan niyo? Wika ako. Uy, si Bunso, dalaga na. Kinikilig na sa lalaki. Wika nila kuya. Kuya, kahit kailan di mangyayari yan. Wika ako. Eh di hindi. Wika naman nila kuya. At ayun, kanya-kanya na silang ayos sa sarili nila. Mga nagsiligo na. At ako naman eto. Nakahiga pa din. At ilang saglit pa ang nakalipas. Madilim na kaagad sa labas. Napakabilis lang lumipas ang mga oras. Medyo napahaba yata yung tulog ko. At dahil hapunan na, tinawag na kami ni Lola. Kaso pag-upo namin sa may lamesa. Nalungkot kaming lahat kasi naman yung ulam namin. Di kami nakain ng ganito. Pero walang ibang pwedeng pagpilian. Isusubo ko pa lang. Nasusuka na ako. Tapos eto, diretso lunok. Ganun lang ang ginagawa ko. Pagkasubo, lunok ka agad. Ayoko ng ampalaya. Ang pait. Kaya eto, ako ang naunang matapos. At yung mga kuya ko, bahala sila. Sabi kasi ni Lola, ubusin daw lahat ng ampalaya. Ligtas na ako. Bahala na sila kuya doon sa natitirang ampalaya. At eto, naupo na muna ako sa labas ng bahay ni Lola. Nalala ko bigla yung panaginip ko. Nakakainis.
Pati ba naman sa panaginip ko, nagkita kami. Ay nako, ayoko nang mapanaginipan ulit yung lalaking yun. Naiinis talaga ako.